Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Imbalsamador. Likha ng malikot na isip ni Grand Metallic, SPG. Ano mang maririnig ninyo sa kwentong ito, mga pangyayari, bagay o lugar, pangalan ng tao na may kahawig sa tunay na buhay, iyon po ay hindi sinasadya at sadyang nagkataon lamang. Umpisahan na po natin ang ating kwento. Ang nangyari kay Renz ay isang aral sa mga taong tampalasan. Ingatan at igalang natin ang mga namatay dahil pinagkatiwala ito ng kanilang mga mahal sa buhay. Huwag mo nang hintayin na bumangon ng bangkay para gawaran ka ng kaparusahan. 4 na taon nang imbalsamador si Renz at masaya siya sa kanyang trabaho dahil malaya niyang nagagawa ang kanyang kagustuhan sa tuwing may patay na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Pakiramdam ni Renz ay isa siyang sikat na artista sa tuwing maririnig niya ang mga papuri ng mga kaanak ng namatayan. Ang kasiyahang iyon ang nagtulak sa kanya para magbukas ng sariling puninarya. Nalabag naman sa kalooban ng kanyang asawang si Roda dahil takot ito sa patay. Hindi ako papayag na gawin mong istakan ng mga kabaong ang silong nitong bahay natin. May diing sabi ni Roda kay Renz nang ipaalam nito ang kanyang plano. Malaki ang matitipid natin sa upa sa pwesto kung ang silong na lang natin ang ating gagawing punerarya. Saka mas malakas ang ating negosyo dahil wala pang punerarya dito sa lugar natin. Paliwanag niya rito upang maintindihan nito kung bakit ganun ang gusto niyang mangyari. Malaki nga ang matitipid at kikitain mo. Pero papaano naman ang kalusugan nating mag-anak? Saka, alam na alam mo naman na takot ako sa patay at ayaw ko rin makakakita ng kabaong. Wika naman ni Roda dito na hindi pa rin sang-ayon sa kanyang balak. Renz, may katuwiran si Roda. Maliliit pa ang dalawa ninyong anak at baka makasama pa sa mga apo ko ang mga amoy ng mga gamot na ginagamit mo sa pag-iimbalsa mo ng patay. Pamamagitan ni Aling Melay na kanyang ina sa kanilang mag-asawa upang hindi na humaba ang kanilang pagtatalo. Sige na nga, panalo na kayong magbiyanan. May pagsukong sabi ni Renz sapagkat alam niya na hindi siya mananalo sa mga ito. Nakahinga ng maluwag ang kanyang asawa at napangiti naman ang kanyang ina nang marinig na hindi na nito itutuloy ang paglilipat ng kanyang punerarya sa silong ng kanilang bahay. Nagpatuloy si Renz sa kanyang hanap buhay at nakontento na siya sa pag-upa ng pwesto sa bayan. Bagaman ay marami rin siyang kakumpetensya sa negosyo nito, ay malaki pa rin naman ang kanyang kinikita. At masaya na siya sapagkat natutugunan niya ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Subalit isang gabi ay nakagawa siya ng malaking kasalanan na nagmistulang bangungot sa kanyang buhay. Isang babae na kamamatay pa lang ang dinala sa kanyang pwesto. Magandang babae yun at ngayon lang siya makakahawak ng katawan na halos perpekto na kung titignan. Marami ng patay ang nagdaan sa kanyang mga kamay at wala siyang madadamang kakaiba. Pero iba ang babaeng ito. Nakasalungkunan niya tinitingnan ang angking alindog. Sayang, napakaganda mo pa naman. Pabulong na sabi ni Renz sa bangkay bago niya hinaplos ang buo nitong katawan na wala nang saplot. Nadama niya na mainit pa ito at parang hindi patay. Sa halip ay natutulog lamang. Nakadama siya ng matinding paghahangad at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Nagmamadali siyang pumagitna sa pagitan ng mga hita nito at pagkatapos ay walang takot niyang inangkin ang bangkay hanggang sa marating niya
ang sukdulan ng kanyang pagnanasa. Hindi maipaliwanag ni Renz ang kaligayahang kanyang nadama sa kandungan ng isang bangkay. Simula ng gabing iyon, nagbago na ang pakikitungo niya sa kanyang asawa. Nawala ang dating init ng pagtatalik na ipinadadama niya kay Rhoda. Kaya ang mga sumunod na patay na babae na binibigay kay Renz para sa kanyang serbisyo ay hindi nakakaligtas sa kanyang pagnanasa. Nawili siya ng husto sa ganong gawain, sa pag-aakala na walang makakaalam ng kanyang sikreto. Ngunit isang araw ay isa sa kanyang mga kabaryo ang namatay. Si Risa, na pinakamaganda sa kanilang lugar. Dalaga at wala pang nagiging nobyo, kaya alam niya na birhen pa ito. Halos tumulo ang laway ni Renz sa tindi ng paghahangad na kanyang madama ang katawan ni Risa. Kaya ang ina nito na si Aling Pipa, na isang manghuhula at albularyo, ay hindi niya pinayagan na magbantay sa bangkay. Hindi ho kayo pwedeng pumasok sa loob dahil malalanghap niyo ang gamoy na ituturo ko sa bangkay ni Risa. Dahilan ni Renz. Huwag mo akong utuin dahil alam ko kung anong binabalak mong gawin sa bangkay ni Risa. Asik ng matanda sa kanya, sapagkat halos lahat ay nalalaman ito. Kung wala ho kayong tiwala sa akin, ay maaari naman ninyong ilipat sa ibang puneraya ang katawan ng inyong anak. Ika niya, dahil sa inis na kanyang nadama sa matanda. Mabuti pa nga siguro. Sagot nito bago tinawag ang mga kasama upang mailipat sa ibang puneraya ang bangkay ng anak. Bigla siyang nakadama ng panghihinayang kung hindi niya maangkin ang katawan ni Risa. Napakaganda pa naman ng dalaga at alam niya na hindi kayang tighawin ni Rhoda ang init na kasalukuyan niyang nararamdaman. Pumapayag na ho ako na magbantay kayo sa pag-iimbalsa mo ko sa bangkay ng inyong anak. Aniyang nakaisip ng maitim na paraan para magkaroon ng katuparan ang kagustuhan. Nang makapasok si Aling Pepa sa loob ng kwarto kung saan niya ginagawa ang kanyang trabaho, ay mabilis niyang ginupit at inalis ang lahat ng suot ng bangkay. Mas lalong tumindi ang paghahangad ng kanyang nararamdaman nang tumambad sa kanyang paningin ang kagandahan ni Risa. Gustong gusto na niyang himasin at halikan ang mga dibdib ng patay, pero hindi niya magawa dahil nakabantay si Aling Pepa sa lahat ng kanyang gagawin. Isang hiringgilya na puno ng formalin ang kanyang kinuha, at nang lumapit ang matanda sa kanyang kinaroroonan ay walang awa niyang itunurok sa katawan nito ang lahat ng laman nun. Mabilis na kumalat sa katawan ni Aling Pepa ang gamot, kaya agad na nakadama ng panghihina at pangangapos ng hininga. Sinasabi ko na nga ba't may binabalak kang masama sa bangkay ng aking anak? Wika nito habang unti-unting napapaupo sa sahig. Hindi napansin ni Renz anuman ang sabihin ng matanda dahil alam niya na hindi na magtatagal ang buhay nito. Ang tanging mahalaga sa kanya ng mga sandaling iyon ay ang maisakatuparan ang paghahangad na halos magpawala ng kanyang katinuan. Nagmamadali siyang hinubad ang kasuotang pangibaba at pagkatapos ay agad niyang kinubabawan ang katawan ni Risa. Kitang-kita ni Aling Pepa kung paano niyang binaboy ang bangkay ng anak nito. Kaya kahit nanlalabo ang mga paningin, ay nagawa pa rin itong sumambit ng sumpa para sa kanya na hindi niya narinig. Habag na habag ang lahat nang malaman na inatake sa puso si Aling Pepa habang pinapanood ang pag-iimbalsa mo ni Renz sa katawan ni Risa. Palibhasa'y matalino, kaya nagawa ni Renz na gawing makatotohanan ang inimbentong kasinungalingan. Bukod doon, pinalabas pa niya na siya ay isang maawain at matulungin tao. Iniayos niya at inilagay sa isang magandang kabaong ang labi ni Aling Pepa at sinabi niya sa mga kaanak ng mga patay na hindi na niya sisingilin ang bayad sa serbisyo ng matanda. Matapos ang lahat ay pinasya muna ni Renz na magpahinga.
Habang nakahiga, ay pumasok sa kanyang isipan na hindi na tama ang mga nangyayari sa kanya. Subalit magkaganon pa man, ay wala siyang balak na humingi ng tulong kahit na kanino. Dahil ayaw niyang mabunyag ang pinakatatago niyang lihim. At dito na po nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwentong Imbal sa Mador, mula sa malikot at malikhaing isip ni Grand Metallic. And now, let's do our shout out. I just want to say hi, thank you and God bless. Kila Ipuda Saranghe, Juan Kirim, Herna Grace Aliejo, Cleo Figuer, Jersel Maker Haldo, and shout out din daw po sa kanyang mama sa Saudi Arabia. Shout out po dyan sa inyo, ma'am. Keep safe lagi. Dixter Cabigon, Jeff the Riper, Sedi Sedi, Teresita Cerroni, Pisting Dako, Maria Lestuesta, Yureski Escalona, Aris Girl Perez, Marjolin Salabares, Honey Caniendo, Celine Estrada, Red G. Hi, thank you and God bless din po kila Carlos Yu, Jeffrey Borisabal, Juliet Delgado, Zil Adorna, Jean Reynel Zacate, Maria Cristina Goma, Nayara Dredin, Krish De La Cruz, Rami Padoa, Minday Maureen, Winter Drew, Marjon L. Camatura, Felix T. Skill Legs, Tim Muscles Dart, Bobby Ong Swenko, Angel Palangga Moko, Zanet Vergara, thank you and God bless din kila Philbin Horonimo, Tin 019. Hi Ma'am Tin, welcome back po, thank you sa pagdalaw. Marites Guevara, Horoko Moto, kay Boss Ma'am Karamina at sa kanyang lalabs na si Boss Geradon. Miss Ning X Hunter Palaboy, Kwenta Kutan Philippines. Mga langga, paki-visit and support po natin yung page ay yung channel din po ni Boss Kwenta Kutan. Rihanna Masanting, Ruina DS Velasco. At syempre pa sa ating mga avid na silent listener, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, mapa Pilipinas man po at sa ibang bansa, lalong-lalo na ang ating mga OFW at mga immigrants na naging libangan ng pakikinig sa mga ganitong klaseng kwento. At sa ating mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. At huwag pong kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated din po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. At kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, huwag pong kalimutang i-hit ang like, share at comment. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga langga, keep safe and God bless! Peace out.